dito lang muna kayo. Tara, asa muna kayo. So guys, I'm Troy Gomez and welcome to my pod. So today, isi-share ko sa inyo kung ano bang meron dito sa loob ng bahay namin. So guys, so ito yung living area namin. So ito yung wife ko si Jack. Ayan, so nagpe-prepare siya ng Christmas tree para sa, alam mo na, malapit na mag-December. And ito yung living area namin. Dito kami nanonood ng movie, kasama ko yung mga kids. And syempre ito. Hindi pwedeng hindi ko ito ma-flex. Ayan. So nag-set up ako dito ng mini gym para ma-maintain natin yung katawan natin. Kasi alam mo na, hindi na tayo pabata. Medyo, alam mo na, nagkakaedad na tayo. Kaya ni-ready ko talaga yan dito. Yung makikita ko para pagbaba ko, lagi ako ma-remind na mag-workout. Dito naman yung dining area namin. Kami kumakain ng family. Kakasama kami sabay-sabay. Dati kasi wala kaming ganto, kaya hindi kami sabay-sabay nakakakain. So ngayon, talaga pag magda-lunch, dinner, talagang hindi pwedeng hindi sabay-sabay. And then ito, nag-set up din ako dito ng mini bar. Yan. So ito naman yung mini bar na ginawa namin or sinet up namin para pag minsan mag-chill, gusto ko mag-alcohol, yan. Medyo nag-iisip-isip ako, dito ako tumatambay. At eto, to. Siyempre, hindi pwede na hindi ko ito mapakita yung mga keys ng mga sasakyan natin. Mamaya, papakita ko sa iyo kung ano bang mga sasakyan yung mga susi na yan. So, dito naman tayo. Yan. So, eto naman yung kitchen area namin. So, Tipa Jack, Father Nika, at Mami Kaleng. Ayan, so, eto naman yung kitchen area. Eto yung favorite spot ni Jack. Favorite niya na or sinasabihin na natin na magagalit yun kapag walang stock dito. Kasi dati, naalala ko, wala kami talagang pagkain eh. Wala kaming pambili ng pagkain. Kaya nung, alam mo na, medyo gumanda na yung scenario namin, hindi siya pumapayag na walang stock. Ayan. At ako naman, hindi naman ako makapayag na wala nito. Ayan, kung papansinin mo, ang dami niyan. Kasi every time na nakikita ko itong Milo, alam nung marami sa inyo yan kung ano bang kwento ng Milo ko, di ba? Naalala ko yung story kasi o yung nangyari sa akin dati. Yung anak ko, wala kaming pambili ng pagkain, wala akong pambili ng gatas niya, umiyak siya noon. Tapos, wala akong pambili ng Milo. Kaya sabi ko nung moment na yon, hindi na ako papayag na hindi siya, or magutom siya. Magutom pa siya, tapos wala akong mabibigay sa kanya. Kaya ayun, every time na nakakita ko nito sa grocery, kahit may stock pa, talagang bibili at bibili ako. And speaking of stock, ayan o. Eto, isama na natin to. Ayan. So eto, talagang pinupuno namin, kasi alam nyo naman, ang daming bumibisita dito sa bahay, yung mga leaders ko. Kusang dumadating, alam mo yung kumukusang dumadating, kahit hindi mo imbitahan, mamaya, nandyan na talaga eh. Yan, kaya pinupuno namin yan. Ayan, oh. Yan, oh. So, nire-ready lang namin. And especially kasi dahil hindi natin alam, minsan nag-lockdown, minsan nag-ECQ, walang labasan. So, at least ready tayo. So, yun yung mga stock namin dyan. Right? Then, dito naman tayo. Yan. Pero pala, bago kami umakyat sa taas, meron muna akong ipapakita sa inyo. Etong kwarto na to, ito yung isa sa favorite namin tambayan, especially ng mga leaders ko. Pag pumapasyal sila dito sa bahay. Ito yung mini theater / music room. Tara, pasok tayo. Alright. So yan, nag-set up ako ng dalawang chair dyan. Lazy boy, tapos may projector para sa movie. Ito, sinet up ko itong mga instrument because dati, mahilig ako tumugtog. Sa church, sumutugtog din ako. Kaya, naglagay na ako dito sa bahay. Ayan. So, ito yung tambayan namin ng mga leaders ko. Dito kami nagre-relax ng mga leaders natin. So, akyat tayo sa taas. Ayan. Marami pa. Ayan. Ayan. Medyo nakakapagod na umakyat talaga dito. Ha. Medyo kasi malaki yung umahaba talaga. Ito yung mga favorite picture namin, ginagawa namin ganito. Ayan. Siguro ito, pakita ko yung isa sa favorite na picture namin. Yan, ito, kuha to sa Singapore, sa Marina Bay Sands.
Yan, isa sa pinaka, alam mo yun, magandang lugar na napuntahan namin dito. So, ito yung kwarto namin ni Jack. Kwarto niya na nakikikwarto ako. Sige, let's go. Alright. So, welcome to our master bedroom. Ay, our my bedroom pala. Kasi yun nga, sabi niya kanina, mukhang nakikwarto lang siya kasi itong kwarto na to parang, alam mo yun, masasabing puro collection ko kasi yung nandito. Yung makikita nyo, ito yung ilan sa mga na-collect namin for the past years doing Royal. Alam mo yun, dati at pinangarap ko lang naman magkaroon kahit isa lang. Kahit isa lang, pero sobrang na-blessed tayo dahil sa Royal. Hindi lang isa yung binigay niya. Sobrang dami talaga. And naalala ko before, ito yung unang purchase ko na bag. Ito yung unang-unang pinaka-luxury na bag ko. Imagine this, so 80,000. Magkano lang naman yung sahod namin before. So hindi ko talaga ma-imagine na bibili akong ganitong klaseng bag. Di ba, kahit pa kaya sa doon, ay kwarto lang ako eh. Kasi mas maraming sa kanya. Ito lang naman sa akin. Konti lang naman yung mga Elvis ko. May Gucci lang naman. May konting Hermes. Yan, ito yung mga favorite ko dito na sinusuot. Ito. Ito LV shades to. Yan, I think this is worth 40,000. Yan, lagi ko yan dala kapag aalis ako. Iba yung guwapo ng dulot niyan sa akin. Tapos ito pala. Yan, ito combine naman to ng shoes namin ni Jack. Yan, I remember kasi nung nag-work pa ako, hindi ako makabili talaga ng sapatos. Hihintayin ko talagang alam mo yun, mabutas yung shoes ko sa work bago ako bibili. Alam mo yun, hanggang lumipis na lang todo yung sapatos. Alam mo yun, pag nakatapak ako ng barya, alam ko kung piso o limang piso sa sobrang lipis na eh. Kaya nung, dahil sa Royal, nung kumita na kami, eto na talagang gigil ako or talagang ginusto ko talaga na bumili ng mga sapatos. Talaga yan. Collection siya ng shoes and cups na akin ni Jack. So, hindi pa yan kasi eto, meron si Jack dito walk-in closet. Ay, ikaw ba? Ako din pala. Tara, pasok tayo. Ayan. So, eto yung walk-in closet namin. Ipi-flex ko lang tong mga jackets ko. Kasi eto yung isa sa favorite ko na jacket. Which is Boss, Hugo Boss na Porsche. Ayan. Then, eto. Hindi pwedeng hindi ko to maipakita. Kasi eto yung isa sa iniingatan at paborito ko na regalo sa akin ng Coach Jason De La Cruz ko. Coach Jason, thank you. Mga Porsche collection ko, meron din Boss, Lacoste, Armani, ano pa ba? Fred Perry, yan. So, kung kukumputin ko to, mahigit mga 100 plus to, 200 yata to aabutin itong mga damit na to. So, hindi ko piniflex yung price. Ang gusto ko lang mas ma-flex is yung ito pala yung pwedeng mangyari dahil sa Royal. And ito rin yung mga jacket ko. Mga sweatshirt ko. Fred Perry, Lacoste, Tommy. Yan, medyo nahilig ako sa Tommy. And last na lang, bago si Jack. Gusto ko lang tong ma-emphasize or ma-flex yung Rimowa na maleta. Kasi naalala ko, sinama ko ni Bibi Eric sa travel sa Macau. And nung pinabili nila to sa amin, parang hindi ko pa mag-gets nung una. Kasi, can you imagine guys ha? Dalawang maleta, 100,000. Hindi ko pa mag-gets dati, pero nung, alam mo yun, nagta-travel na ako, ito pala yung maleta na pangmalakasan kapag nasa airport ka. So, ito, last na lang sa akin, itong scarf, yan. Nakabili ako ng dalawang scarf, isang Gucci scarf, and LV scarf, yan. I think, mga 35,000-40,000 to, tig-isa. Kaya sobrang excited ako dito talaga ayusin yung closet na to kasi naalala ko, yung kwarto namin before, nilagyan na lang namin ng damit ngayon. Nilagyan na lang ng closet. Kaya excited kami punuin to kasi before naalala ko na nagsisimula kami sa Royal, ukay-ukay lang, doon lang kami namimili ni Coach Troy nyo, doon lang kami nagsimula. Kaya sabi ko, kapag gumanda na yung income namin sa Royal, nakuha na namin yung talagang pwedeng mangyari sa amin, mag-start ako mag-collect ng mga ganitong klaseng damit para ma-experience ko naman. Kaya ayun, ngayon, ina-enjoy namin lahat yan. Kaya sabi ni Coach Troy kanina, hindi siya sa price eh. Yung value na ma-experience mo naman yung ganong klaseng mga bagay. So, ayun siya, ayun yung ilan sa mga collections ko. Kung meron naman siyang mga scarf, meron ako, swimsuit. Wala Marian Rivera. Pero sayang, hindi ko po masusuot ngayon.
kasi malalaman niyo kung bakit. So, next tayo sa kwarto naman ng mga bata. So guys, dito naman tayo. Itong second room. Ito naman yung kwarto ng dalawa kong daughter. So, silipin natin. Ayan. Ito yung kwarto ng dalawa kong anak. Ito yung setup ni Mikay kapag nag-online class siya. Dilagyan natin siya ng pang-online class / pang-gaming niya. Pwede kasi sa games yung gamer daw siya eh. So, ito yung bed nila. Meron din silang sariling TV. Ayan. Kung papapansin nyo, medyo malaki yung kwarto na to. Yes. Para sa dalawang bata. Kaya, yung nakita na medyo maluwag, gumawa kami ng pangatlo. Right now, binless kami ng pangatlong baby. Kaya sobrang grabe talaga yung blessing ni Royal. So, ito na. Ah, the moment of truth. So, kaya yung bedroom namin is parang bedroom ko kasi malalaman nyo na kung bakit. Alright, so guys, ito naman yung man cave ko. Dito ako nagtatambay palagi. Ito yung isa sa paborito kong spot dito sa bahay. So, ito yung aking mini office. Ayan, / ayan, mini studio. So, ito yung computer setup ko. Ayan, nag-setup ako dito ng computer para sa mga online sessions. Kasi alam nyo na, online na tayo ngayon. Diba? Ayan, naglagay ako na medyo pangmalakasan na computer setup. And ito, gusto ko lang ipakita yung mga collection natin ng mga watch. Ayan. So, meron ako Rolex, meron ako Seiko watch. Tapos, TW, swatches. Ayan, meron tayong mga collection ng watch. Sinasabi ko nga, lagi ako nagstay dito. Minsan, ayoko nang bumaba. Kaya, naglagay na rin ako ng stock ko dito para hindi na ako bababa doon para kumuha ng pagkain. Naglagay na rin ako ng sarili kong ref para nandiyan yung mga drinks. Then, eto. Kapag pumunta yung mga leaders ko dito kami nagmi-meeting kasi marami, nung nag-lockdown, wala nang mapwestuhan eh. Wala kaming makainan at madainan, mapag-meetingan. So, nag-setup na ako dito sa kwarto. And ito yung isa sa favorite ko dito, yung table na na-extend. Kasi dahil, ayan, yung kwarto, hindi naman ganun kalaki. Buti na lang na extend, tsaka naliliitan yung table. Tapos, ito naman, kapag may mga trainings ako sa Royal, may mga workshop kami, naglagay na ako ng gantong setup. Ayan. Ito yung mga award ko sa Royal. I joined Royal kasi 2015. So almost 6 years na ako sa Royal. And ang dami na nangyari. 2017, nag-top 12 tayo ng Royal. 2018, top 6. 2019, top 4. And 2020, top 2. So, yun yung mga awards na binigay sa atin ng Royal. Ito yung mga favorite ko na shoes. Yan, which is andyan yung LV. Meron din, and LV, merong Gucci, LV, pero ito, meron akong papakita sa inyo. Ito yung pinakapangmalakasan dito. Bakit nandito to? Kasi nung nagsisimula pa lang ako sa Royal, ito yung sapatos ko nun na talagang, kasi wala pa akong sasakyan, lakad-lakad lang talaga. Ito yung sapatos na nagulpi talaga. In short, bakit ako may LV, may Gucci? Dahil dito yun sa sapatos na to. Kaya deserve niya yung spot na nandyan siya. Yan. Tapos ito ilan sa mga display natin. Mga ganda. Mga souvenir from Balisin sa Porsche. Ayan, from Balisin. Then ito. Ito, dito lang to nakalagay sa office ko. Kasi ang nagregalo sa akin nito si VP Eric. Ayan, binigyan ako ni Sir Eric ng Blue Label. Hindi ko siya iniinom. Talagang dinisplay ko lang siya dito sa office. Sir Eric, maraming salamat po sa gift niya sa akin. Ayan. Then, siguro no, bago tayo bumaba, ito lang yung gusto kong pakita na view. Kasi naalala ko dati, nung hindi pa ako nag-Royal, yung nakatira kami sa tabi ng creek, sa gilid kami ng creek nakatira. So every morning, pagising mo, yung view ko is creek, canal, di ba? Baho. Hindi good vibes, pero ngayon, tingnan mo yung view ko dito sa taas. Ayan. Ang view ko, pag silip mo dito sa office ko, is swimming pool. Ayan, madalas, nakikita ko yung mga anak ko dyan, nagsiswimming, yung family namin nagsiswimming, mga leaders ko nagsiswimming. Kaya, isa to sa nakaka-bless talaga na pag nakikita ko, dahil to sa Royal Business Club.
Kanina nakita nyo yung mga susi dun sa taas. So papakita ko naman kung para saan yung mga susi na yun. Right, so simulan natin dito sa Ford Raptor. Ito yung, ito lagi ko itong ginagamit kasi medyo yung daan dito sa amin, alam mo na, medyo lubak-lubak kaya sulit natin yan. Yung day genesis natin, meron din tayong van. Ito yung van para sa mga bata, para pag bumabiyahe kami long drive, hindi sila siksikan kasi may mga captain chair yan sa loob. Then ito naman, ito yung first car ko sa Royal Business Club. Na-acquire ko to 2016. So, nandito pa rin siya, kinip ko talaga kasi ito yung unang kotse ko. Then ito naman yung isang Toyota 86 natin to, project car natin to. Dinet upan natin to, loaded to. Itong 86 natin. Then sa loob, meron pa. Ayan. Tara, pasok tayo. Ayan. Kapasitse oh. So, ito naman yung dalawa pa natin sports car, which is yung Cayman 718 natin and yung Ford Mustang natin. Ayan, so, yung mga dream cars natin na natupad natin dahil sa Royal Business Club. Alright, so guys, dito naman tayo sa pool area. Alright, so, ito yung pool area namin. Ayan, slash playground ng mga kids. So, naglagay kami dito ng laruan nila. Nandito rin yung mother ko. Ayan. Then, tayo nagpapunta sa mga kids. Kids! Kaway naman kayo dito. Ayan. Then, eto. Dito naman tayo sa aking sinet up dito na tambayan namin ng mga leaders ko. Hindi naglagay ako dito na mini coffee shop. Nandito yung mga leader ko. This is my leader, Ricardo, Arvin. Pero dating teachers, tapos Siman, and OFW si Kuya Clyde. Ayan. Na ngayon full-time na rin sa Royal Business Club. Then ito, naglagay din kami dito ng billiard table. Para, ano mo yun, ma-enjoy naman ng mga leaders ko every time na pupunta sila dito sa bahay. So, dito si Jun, brother-in-law ko, and si Christian, leader ko, former engineer. Ayan. So, ayan, ito. Ito yung pinaka swimming pool namin. na lagi pag nakikita ko, motivated ako kagad. Kapag nakikita ko yung pool, nakikita ko yung mga kids, yung family ko na nag-swimming, iba kagad yung nararamdaman ko. Again, it's because alam niyo naman kung saan kami nakatira dati. Nakatira lang kami sa gilid ng creek na napakaliit ng space, napakasiksikan namin. Wala kami talagang, alam mo yung pwesto kapag matutulog, pero nai-imagine mo kung ganito na pala kalaki yung area na meron kami, tapos may swimming pool pa. Halos kompleto lahat. At lahat to dahil to sa Royal Business Club. Alright, so guys, nakita mo yung kung anong meron dito sa loob ng bahay namin. Nakita mo kung gaano kalaki yung area dito sa bahay namin. Pero, believe me, hindi ganito yung buhay namin dati. Kung makita mo lang yung sitwasyon namin dati, sabi ko nga doon sa taas, nakatira lang kami sa tabi ng creek, sa gilid ng creek, sa napakaliit na bahay na walo kami doon na nagsisiksikan. But dahil sa Royal Business Club, dahil sa opportunity na binigay sa amin, ito yung mga kapalit, ito yung mga nangyari sa amin. Diba kaya sobrang salamat sa pagkakataon, sa mga tumulong sa amin, Coach Jason De La Cruz, Coach Kat, VP Eric Chairman sa Royal Business Club. Dahil sa inyo, na-experience namin yung buhay na ganito. Kaya isiguraduhin ko na ibabalik ko rin to at tutulong ako sa marami pang tao para maging ganito rin yung senaryo nila. Kaya para sa akin, sa lahat ng mga nahihirapan ngayon, sa lahat ng mga nasa-challenge ngayon, huwag kang tumigil mangarap. Ituloy-tuloy mo lang talaga. Kasi ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Ito yung nag-aantay na buhay sa inyo. Kaya kung nasan ka ngayon, yan yung past namin. At kung nasan kami ngayon, ito yung future mo. Ayan, I hope nag-enjoy ka sa aming mini tour dito sa bahay. And I hope na-inspire ka sa lahat ng mga nakita mo dito sa bahay. Sa lahat ng mga gustong pumunta dito, invited ka, basta negative ka, at basta may slot pa kami, pwede ka makapunta dito. Again, this is Troy Gomez. This is Jacqueline Lubuan Gomez. Kami yung dating service crew, and we are proud to be Royal. Bye guys!
Thank you so much. Thank you, guys.